naging napaka-positive naman po ang pagtanggap namin sa pagpapahinto niya dahil sinamantala namin pagkakataong ito para i-review lahat po ng proseso ng mga palaro po ng PCSO. So, ang una po niyang inalaw na ibalik po ang loto dahil po napag-aralan namin kasama po ang board na this game is very transparent and may mga safety nets na nakalagay po dito sa ating proseso at ito po'y hiningi namin na ibalik at kami po'y nagpapasalamat at ibinalik po ang loto na palaro. Okay. Sir George. Hi, GM. Yes, George po, sir. From ABS-CBN. Kapagin niyo po na pag-aaral po ng may mga na-trace na po ba ngayon kung ano yung mga sinasabi ng presidente doon sa ibang games? Okay, ang pag sinabi mo kasing corruption, napakalawak na usapin. But kami po dito will focus on the safety nets na naka-place sa mechanics of the game and even the system. So lahat po ito pinag-aralan namin at nakita namin na napakadaling ipaliwanag at in place na po ang loto. So ang sinusunod po namin ngayon yung ibang palaro para tingnan namin where to improve. At inaaral din po namin kung may mga babaguhin kami sa procedures and system. Ganun po yung ginagawa namin ngayon. Alam niyo po, napakalawak kasi when you talk of corruption. Marami, pwede sa loob, sa labas, pwede na sa proseso. Kaya ito po inaaral namin para lahat po na pwedeng pagdudahan, na pwede, na maaaring pwede pumasok ang corruption, yun po ang ginagawa po namin ngayon. So wala pa pong details at this time? Wala naman po on our part. Kaya nga namin ipinasok, ni-request yung loto kasi nakitaan namin na wala nang dapat baguhin. Kasi malinis siya. Okay siya. STL, may babaguhin. May aayusin. Yung ibang games, ganun din po. May aayusin at babaguhin. Ito po ikabubuti po, hindi lang po ng PCSO, but mga taong bayan natin natatangkilik po sa mga palarong to para sa ganun mawala na yung agam-agam na may dayaan o may panlulokong nangyayari or may mga dapat makarating sa gobyerno na remittance or what you call this revenue ay yung tama po makakarating po sa gobyerno. Yun po itong mga tinitingnan po natin lahat.